Okay, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Muli ay magkakasama tayo sa kaunting panahon para mag-aral ng kanyang salita. At mahalaga po na sa paglakad ng mga panahon, yung Diyos po natin noon ay siya po rin hanggang ngayon at magpakailanman. Ang ating Panginoong Jesus is the same yesterday, today, and forever. Pero madalas, maraming mga katanungan, maraming grupo, maraming tao, no? Ay nagsasabing sila yung tama, sila yung dapat na paniwalaan. Pero alam po natin, ang Panginoong Jesus mismo nagsasabi, siya lang yung tama, no? Hindi po yung grupo, hindi po yung mga itinayo ng tao, kundi yung mismong Panginoon lamang ang katotohanan, no? Pag sinabi katotohanan, sa ibang salita ay tama. Ngayon po ay mag-aaral po tayo patungkol po sa Iglesia. At gusto po natin yung partisipasyon ninyo. Kung may mga tanong po kayo, ay ano nyo lang po dyan, mag-comment lang po kayo at mapag-aralan po natin yung sinasabi na ano ba talaga yung Iglesia, ano ba yung church, ano ba yung narinig natin sa Greek and Latin na mga salita, Iglesia, whatever, ano? Pag-aralan po natin sa kaparaanan ng Diyos. Minsan pa, naiyahan po natin ang bawat isa na yumuko at tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa yung oras na pinakaloob sa amin upang magkaroon kami ng karunungan, ng kaalaman sa mga salita mo, Panginoon. O Diyos, anumang mga hadlang sa aming pag-aaral, alisin mo lahat ng ito at kami linisin sa lahat ng karumihan at sa lahat ng kasalanan, kami patawarin. Mangusap ka sa bawat isa. Ito po ang aming mga dalangin sa mga pangyarihan pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen and amen. Okay, sa ngayon ay mahalaga na makita po natin napakadami ng mga samahan. Paano ba natin? Ngayon po ay kasama ko si Brother Tito, ano? Para talakayin itong mahalaga. Kasi nagkakaroon po ng division sa church, sa mga churches, nagkakaroon ng division. Naalala ko po nung ako'y bata pa sa pananampalataya ay narinig ko na po yung mga salitang non-sectarian, full gospel, mga ganito. At narinig ko, iglesia ng ganyan, iglesia. Pero sa totoong mananampalataya, naniniwala po ako na hindi tayo kailangan turuan ng sino man, bagkus kung ang banal na spirito ay sumasa sa atin, tayo po ay tuturuan ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya itong topic po natin ito ay mahalaga, yung church, ano? So bilang pasimula, ano ba talaga yung ibig sabihin ng salitang church, ano? So Brother Tito, ano ba talaga sa iyong unawa, ano, sa iyong mga nababasa pag sinabing church, ay ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Oo nga, marami kasi na nagkakabahagi at maraming nagsasabi na anong grupo ba kayo, anong denomination kayo. Merong ng full gospel, merong ganito. Hindi natin ano kung saan tayo nakabilong, no? At para kay ninong grupo ba tayo, kung hindi dapat ay talagang tayo ay tinawag ng Diyos, na mababasa po natin sa Corinto 6:19, tayo daw ay templo ng Espiritu ng Diyos. Amen po. Amen. At ang church ay tinawag sa Latin word na ibig sabihin ay ecclesia, na meron pong dalawang salita, two segments word, na sabi autop and kaleo, to call, the called at once. Di ba, Brother June? Oo. Tama, Brother Tito. Yeah.
So, mga tinawag, ano, kung paitriin po natin, ay tinawag saan, mula saan, ano? Alam natin, ang mga mananampalataya ay galing sa kadiliman. At tinawag tayo mula sa kadiliman, papuntang kaharian ng kanyang bugtong na anak, ano, ng ating Panginoong Jesus. Pakibasa lang, brother Tito, yung Colossians 1:13. Colossians 1:13, sabi po dito, ay He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation, for by Him all things were created that are in heaven, that are on earth. Purihin ang Panginoon, ano? Napakalaga po noon, ano? At kung babasahin po natin sa Tagalog, ay ganito po yung sinasabi po. Tingnan po natin. Colossians 1:13. Okay. Basahin ko po, ano? Siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Purihin ng Panginoon, no? So napakalaga yung sinasabi na Iglesia, yung the called out ones, ang ibig sabihin pala ay yung mga tinawag mula sa kadiliman. No? Alam po natin yung Diablo naghari sa buhay po ng tao simula nang magkasala ang mga naunang created beings, sina Adan at sina Eva at Adan, ano? At mula doon, pagdating ng ating Panginoong Jesus, ay ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay inililipat na, ano? Mula sa kapangyarihan ng kadiliman, papunta na sa kaharian ng ating Panginoong Jesus. So napakahalaga po noon. Hindi po tinawag ang church na sinasabi, sasali kayo dito, ano? Mahalaga yung tumawag, ano? Hindi po tinawag nung ministro o tinawag kita o membro ka na sa akin, ano ka na, iglesia ka na, merong grupo na nagsabi, kami yung tunay na iglesia, tapos ang sinasabi naman ay ang tao lang yung kanilang pinaniniwalaan, no? Amen. So mahalaga na maunawaan po natin ang church ay ito po ay mga tinawag mula sa kadiliman, mga makasalanan, pero nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Alam natin kasalanan ay gawa ng kadiliman 'yan. So, amen. Kung titignan natin, eh, matatawag ba na ang isang tao pag dumadalo na sa gawain ba, ay matatawag na ba siyang church, Brother Tita? Not unless na isuko niya ang buhay niya, kailangan magsuko siya para matawag lang siya na talagang tagasunod na ating Panginoon. Kung ikaw lang ay aanib sa isang grupo o saman ay hindi ito yung matatawag. Kailangan nga tayo daw ay templo ng Espiritu ng Diyos. Hindi na tayo sa sarili, binili tayo ng banal na dugo ng Diyos. Kaya yung pagkakatawag sa 3:13 ng Marco, sabi niya, and when he went up on the mountain and called to him those he himself wanted para sa kanya. Ibig sabihin, tayo ay tinawag niya para sa kanya. Amen. So, walang nababahagi dito, no? Ang lahat ng tinawag ng Diyos ay para sa kanya. Walang nagmimiari. Tama. Hindi po pwede natin lagyan natin ito ng isang ito po ay ano yung madalas naririnig po natin,
bumisita ka dito sa church namin o bisitahin mo kami dito sa aming ganito. Kung hindi, ang church ay ang may-ari ay ang Panginoon. Amen. So, hindi natin dapat itong rin may-ari. Amen. 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 Okay. Salamat. Bakit kaya natin masasabi na ang church ay pag-aari ng Panginoon? Ano, marami nga nagsasabi, naalala ko yung isang pastor, ay pumunta ka sa aking church. No? Yung iba namang mga sinasabing members ng church ay nagsasabi na pumunta ka sa aming church. Yung isa, sa aking church. Mas mabigat po yung pananagutan po ng mga leaders. Ano? Kasi pag talagang ikaw ay Christian, sinasabi talagang non-denominational ka na talaga. Hindi ka nakasandig doon sa inirehistro ng iyong samahan, kundi nakasandig ka doon sa talagang pagtawag ng ating Panginoong Jesus. Ano? Na hindi mo sinasabi, kami lang ang tama, kayo mga mali. Pwedeng ang isang church ay hindi talaga ganun makakakitaan pa ng ay talagang ganung kabanalan, dahil kasi binabanal pa ang mga Kristiyano ay binanal at patuloy pang binabanal at patuloy pa ring lumalago mula doon sa kalwalatian hanggang kalwalatian. So bakit ba kailangan na makita na marami na ang church ay hindi pwedeng angkinin ng sino man, ano? Kaya kung babasahin natin, Brother Tito, yung Peter 1:19, ano? Okay. Tingnan po natin. First Peter 1:19 ay pakibasa, Brother Tito. First Peter 1:19, ganito po ang sabi po dito. But with the precious blood of Christ as of a lamb, without blemish and without spot, He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in the last times for you, who through him believe in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. First Peter 1:19. Binasa mo, brother? Yes. First Peter 1:19. But the precious blood of Christ, as a lamb without blemish, without spot. Okay. Kaya kung susundan po natin, sisimulan natin doon sa verse 18 ay ang sinasabi, na inyong nalalamang kayo'y tinubos. Ano? Verse 18. First Peter 1:18. Na inyong nalalamang kayo tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi na mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid pagay, ang dugo ni Kristo. So, ibig sabihin, yung dugo ni Kristo ang ibinili, ang ginamit, no? Ipinantubos. Pag sinabing may nasangla, ng sangla ka, kung sino yung tumubos, siya na yung may-ari noon, ano, at hindi na tayo pwedeng ariin ng sino mang tao. So, paano natin malalaman ngayon na ang isang iglesia ay totoong iglesia ng ating Panginoong Jesus? Makikita po natin ito na wala po silang itataas, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Brother Tito. Amen. So, kaya nga lagi kong naitatanong yan, tama ba na sabihin ng isang tao na i-invite ka namin sa aming church? Sa tingin mo kaya ito pa ay tama o mali, Brother Tito? Hindi, dahil ito ay, ang church po ay kinabubuuan ng isang assembly na isang katawan. At tayo po ay katawan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. Napag-aari. At napag-aari ng hindi ninuman, kung hindi pag-aari lang ni Kristo. So marami ang nagsasabi na
magpa-plant, magtatayo ng ganito. Hindi natin pwedeng sabihin yun dahil ang pundasyon ay naitayo na ng ating Panginoon. Diba? Yun yung pinakamatibay. Ang pundasyon ay naroroon na. At hindi natin po pwedeng sabihin na tayo ang magtatayo. Upon this rock, I will build my kingdom. Build my church. I will build my church. Okay? I will upon build my this church. Rock. Okay. Mahalaga yun, ano? Sapagkat wala na hong pwedeng maging pundasyon ng isang totoo na church ay kundi yung ang Panginoon ang naging foundation nila. Ito po ay nakalagay po doon sa unang Corinto 3:4-11, no? 1 Corinthians chapter 3 verse 4 hanggang 11. Ano, basahin ko po sa Tagalog, ano? Tagalog version po ay yan po natin, no? Pakitignan nyo na lang po kung okay. Amen. Chapter 3. Unang chapter 3 verse 4-11. Chapter 3 verse 4. Magsimula tayo sa 4, ano? Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi ba kayo mga tao? Ano nga si Apollos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisimpalataya kayo, at sa bawat isa sa isa ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtinim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago, no? Dito muna ho tayo, no? Didiretso natin 'to. Amen. Ano, brother Tito? Dito tayo 7, pero pupunta pa ho tayo doon hanggang 11. Pero doon sa 7, siya sabi, pwedeng gamitin niya ang bawat tao at bawat mananampalataya. May nagdidilig, may nagtatanim, may nagdidilig. Pero actually, ang nagpapalago, ang Diyos. Kaya hindi pwede sabihin na malago na tayo dahil sa magaling tayo o magaling ang sino man. Sabi, kinasangkapan niya lang ang mga tao na mananampalataya. Pero ang ating ina-acknowledge na nagpapalago ay ang Diyos pa rin. Amen. No? Amen. Kaya walang magsasabi, ako kay Apollos, ako si ano, eh ang galing ni brother ano, ang galing ni pastor, ang galing niya ano, no? So pag nakita natin na ganun ang lumalabas sa bibig ng isang mensahero o isang mangaral ay hindi pa ho sila talaga nakakaunawa ng pagtuturo ng Diyos. Sabi nga dito ay huwag nating sabihin yung iba ako kay Pablo, ako kay ano, di ba? Susunod ako doon kay ganito, sa ministrong ganito, ano? Dapat ay susunod tayo doon sa Panginoon. O, basahin ko yung verse 8. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay isa, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanilang sariling kagantihan ayon sa kanilang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. So dapat mayroong ganong espiritu ng pagiging kamanggagawa. Ito'y nawawala na sa churches ngayon. Bakit? Pag nagparehistro, hindi natin nahatulan dahil kapatid natin din naman sila. Magsisimula sa maliit hanggang sa lumaki. Pag lumaki, kung ano na yung nakasanayan, hindi sila naniniwala na ang banal na espiritu ang magtuturo at siya pa rin ang nagmamay-ari ng church, hindi yung pastor, hindi yung sinasabi nilang founder, ano? Makikita po natin dito. Sabi sa verse 10, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad ng matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinasasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat isang tao, ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, foundation 'yon sa English, ano? Kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus, purihin ng Panginoon, ano? So napakalaga.
na ang foundation dapat talaga ay ang Panginoong Jesus, ano? Wala na, hindi na pwedeng makapagtayo ang sino man ng iba pang pundasyon kapag ang iglesia na sinasabi ay talagang sa Panginoon talaga makikita natin nila ang foundation nila ay ang Panginoon. Ano kaya ang ibig sabihin ng foundation, Brother Tito, sa palagay mo? Ito kasi yung foundation na si Kristo talaga ang matibay na sandigan na wala nang ibang pwedeng makapag-gawa ng pundasyon na ito kundi kung itong pundasyon na to ay maaaring gawa. Sabi nga dito sa 12, now if anyone builds on this foundation with gold, with silver, precious stones, wood, hay, straw, its one's work will become clear for the day will declare it because it will be rebuilt by fire. And the fire will test its one's work of what sort it is. Yun po. Kung ito po ay gawa sa mga material na bagay, nakatingin sa material na bagay, nakatingin doon sa mga gawa ng tao, gawa nino man, ay madali po itong mawawala. Kailangan ang dakilang muog natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung ating dakilang muog. So, it shall be tested by fire, ano? Pag talagang ang pundasyon, ang Panginoon, mahalaga na ito po ay makita natin, hindi tatagal. Ito ay masisira lamang pag ang pundasyon ay hindi ang Panginoon. Kaya siguro, madalas natin naririnig na tinatanong, oh, yung church nyo ba ay sabi nga natin, pag sinabing church mo, church nyo, na malinay, no? Pero madalas natin mapakinggan yan. Pero halimbawa, narinig natin, oh, sino ba founder ng church nyo? Church. Ano? Tingin ba, paano ba malalaman natin, ano ba ang dapat nating isasagot, Brother Tito, pag sinabi, oh, sino ba founder ng church nyo? Ano ba talagang dapat sasabihin? Siyempre, ang dapat sabihin natin, ang founder natin, si Lord Jesus, hindi ibang tao, dahil simula pa ng lumang tipan hanggang bagong tipan, ang talagang nagtatag ng iglesyang ito ay ang ating Panginoong Jesus. Amen. Diba? Amen. Oh. Yan ang pinaka-ano yan. At wala na tayong ibang matatawag na... Kaya nga, dito sa topic natin, lagi natin, we should always remember that church is not owned by any sect. Amen. Hindi Amen. Ito pag-aari ni naman, kundi ang nanguli may-ari nito si Kristo. Pag inangkin natin ito, parang nagkakaroon tayo ng pagmamataas. Pag inangkin natin ito, parang nagkakaroon tayo ng ano sa sarili natin na nagawa ko to, nagampanan ko to. Kaya na kailangan na lagi nating ibababa ang sarili natin. Sabi nga ni Juan Bautista, sabi, kinakailangan kong itaas siya at ako naman ay maibaba. Yun ang pundasyon na natutunan natin. Ang maitaas natin ng Panginoong Jesucristo, ito po ay magpuplo, magkukonvey ng message, magkakaroon ng flowing, yun po yung mensahe ni Kristo. Salamat po sa kabutihan po ng Diyos sa biyaya niya. Amen. Ano? So, madalas natin mapapakinggan, sinasabi nila ay okay itong ano rito, ano. Pagtitignan po natin yung Corinto 1:13, no? Ang sabi po ay basahin ko po sa inyo sa Tagalog, ano? Bakit na nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Minsan ano, makikita mo ang kamangmangan ng karamihan, ano? May mga iba-ibang gifts po. Ano, sabi nga, may mga five-fold ministry, may mga naging pastor, guro. Iba-iba po ang gifts niyan. At iyan po hindi nanggagaling lang dapat sa isang church na narehistro. Alam niyo po sa mga kapatiran natin na hindi pa ganong mulat sa katotohanan ng salita niya, dapat kung kayo po'y nabibilang sa isang church, ay alam niyo po sa katotohanan, pag sinabing church sa kapanahonan ngayon, yung narehistro, dapat hindi po ganon.
hindi po lahat ng umaattend ngayon ay Kristiyano na. Minsan nga po yung mga pinuno pa hindi pa totoong Kristiyano, pero yung mga dumadalo ay mga Kristiyano, sapagkat ang totoong church, ang totoong mga Kristiyano ay hindi ito ang sandigan niya, yung rehistro, no? Ang sandigan niya ay yung siya ba talaga ay tumanggap sa Panginoon, nagsisi na sa kanyang mga kasalanan, ang banal na espiritu ba ay sumasa kanya na. Amen. Kaya nga ho, ang sabi niya nga doon sa ano ulit, no? Corinto 1 chapter 1 verse 10 to 13. Mga kapatid ko, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo. At huwag magkabahagi-bahagi maging sa isipan at maging sa layunin. Sapagkat binalita sa akin ng mga kasama ni Colon na kayo raw ay nag-aaway-away. Itong tinutukoy ko, may nagsasabi kay Pablo ako, may nagsasabi ng mga ako ay Apollos, may iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako. Ito hindi maganda. Ano? Ang totoong iglesia, ang totoong church ay nagmamahalan. At hindi po nagmamahalan yung mga nag-registered ng Church sa Security and Exchange Commission, pag dumadami na po sila, sa una, pag maliit, ay non-sectarian, pero pag lumalaki, nagiging parang sekta na sila. Hindi na sila pwede mabago kahit na ang banal na spirit nagtuturo. Kaya nag-i-split-split po ang church kasi ang nagiging gabay na lang ng mga dumadalo ay kung anong sabihin po ng mga namimino. Dapat ang namimino ay pasasako pa rin sa banal na espiritu ng ating Panginoon at walang Amen. Ibang maitataas, ano? Amen. Kundi ang kanyang pangalan. Sabi nga, acknowledge Him. Ano? Pag pinagpapala ang church, acknowledge Him. Sabi po ng Proverbs 3, 5-6. Ano? Will direct your path. Lean not in your own understanding, but in every way, acknowledge Him and He will direct your path. Paano ngayon ang church? Sana patungo ang church na wala na po ang totoong mga sinasabi sa church na ganito, ganyan. Hindi mo na maintindihan, di ba? Kaya noon, ang mga katawagan lang ho doon sa churches noon ay sa mga churches ng, ano, di ba? Sa iglesia ng Philadelphia, sa iglesia. So, hindi na sinasabi, wala naman ho yung mga JJJJ na yan, ano? Basta Kristiyano sa Marikina, Kristiyano doon sa Manila, Kristiyano doon sa ano, meron po silang pagpapakumbaba. At alam po natin, yung mga Kristiyano, iglesia sa Corinto, eh, daming kasalanan po na nakita dyan. Pero it doesn't mean, hindi na sila part ng church. Okay? So, kapag ang ngayon, ano kaya kalagayan ano ng mga iba ano at isa bang tamang sabihin po madalas maririnig natin nga kanina nabanggit po namin yung aking church ano so ang mga pastor po ay bahagi po sila ng church ano brother Tito yung mga kahit yung mga apostles they do not own the church they are member they are all members of one body which is the church. Yan po yung sinasabi, di ba, sa Biblia na sinasabi, one body with many parts. Ganun po ang church. Corinto rin po yun. No? Sige, basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 14 po ata yun. Ano? Tingnan po natin. Ano? Sundo siya, okay. Brother. Yun, ano? Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 12. Okay, simulan po natin dun sa Quatro, brother. O sa 12.
Okay, tara lang ng ano, no? So tuloy po tayo at kanina nga ay diniscuss po natin yung Corinto 12:14. Yung church po talaga ay isang katawan, anong katawan ng Panginoon, pero maraming parte, maraming miyembro. So kahit po yung mga pastor, kahit po yung sinasabi ng mga propeta, ebanghelista, at iba, yung fivefold ministry ay parte rin po ng katawan po yan. Membro pa rin po ng katawan yan. Kaya hindi po pwedeng angkinin ng sino man na sila po ay nagmamayari ng church. Kaya church po, ano, kaya nga napakahalaga ng itong tinalakay po natin na nawa maunawaan po ng mga kapatiran paanong lalago ang church kung divided ang church, ano? Maigi pa yung mga sindikato, organized crime nga daw, ano? Tayo pa kaya na mga iglesia ng Diyos, tayo po yung mga churches ni Christ, hindi po dapat nating isipin na marami na ho nahiran na dyan sa salitang yan. Kaya po yung iba, sabi nung kausap ko na INC, sabi niya ay Roma 16:16, kayong mga iglesia ni Kristo, magbatian kayo ng banal na halik. So hindi po yung sukatan, ang totoong church po, ang totoong pong nasa Panginoon, ang tinitingnan po doon ay totoo ba na talagang nananahan na sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Hindi ho papasok sa church, ano? Ang sa pamamagitan ng ministro, kundi po ang Panginoon po ang ang tatanggap sa atin, ano, kakatok siya sa puso po natin at tayo po ay pananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos at hindi taliwas po doon sa mga ano ngayon na bilangan. Sa tingin mo kaya, brother Tito, yung bilangan ng mga church ay tama, libo-libo na kami, sigurado kaya yun, lahat kaya ng tong JJJ ay mga Christian na, no? Tama kayang sabihin o ang talagang basihan natin na ang church ay church kung siya talaga ay nasa Panginoon na talaga. Amen. Bilang pagwawakas, brother Tito, magbigay ka ng konting ano. Hindi ito dahil labanan ng quantity kung hindi ng sabi nga sa production is quality. Hindi yung sa dami, ano, at hindi yung pagiging sikat, hindi yung sa anumang kaparaanan na may ano natin yung ating mga sarili kung hindi kailangan talagang maitas natin ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang isang church is not owned by any sect. Ang isang church is headed by Christ, owned by Jesus Christ. You were bought with the precious blood of Christ. Tayo na naging malinis mula dun sa kadiliman ay napunta tayo sa liwanag. Yan ay dahil sa biyaya lamang po ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat. Amen. Amen. At nabanggit niya yung head, ang head ng church ay si Lord Jesus. Yan po yung nasa Colossus 1:8 bago tayo manalangin. Ano? Ating ihabol din. Ano? Sabi po na 18, Colossus chapter 1 verse 18, at siya ang ulo ng katawan. Yung katawan yun po yung church, ano? He is the head of the church. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Hindi po ng sino mang tao, ha? Na siya ang pasimula, ang panganay ng mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ang madadakila yung ulo ng iglesia. Hindi ho yung kung sino man. Kaya mga kapatid, ang batayan po dapat gaya nga ng ating napag-aralan, siya yung ulo. Mali po yung salitang ano, siya yung head, ano, head pastor, na siya po yung ulo ng iglesia. Hindi po yun nararapat.
kailangan tayo nagpapakumbaba at tayo po ay tunay na makilala natin ang Panginoon at siya po ang madakila sa lahat. Nawa, kayo po ay napagpala dito sa maikli lamang na aming pinag-usapan tungkol sa salita ng Diyos. Brother Tito, closing prayer. And dadagdag ko lang na that in all things he may have the preeminence. Yung lahat ng kapangyarihan, lahat ng ano ay sa kanya para tayo ay makapamuhay at makapanampalataya sa Diyos ng maayos. Manalangin po tayo. Amang Diyos na banal, salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Tunay nga na kami ay mga tao na sinamahan mo, Panginoon, tinawag mo para sa iyo. Amen. Nilikha mo kami para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Amen. At tunay na ikaw ang nagmimiyari ng lahat ng bagay, Panginoon. At tunay nga na ikaw ang church namumuno sa church sa lahat. At tunay na higit sa lahat, kami ay pinagiging banal mo, Panginoon. Puro at katulad mo, Panginoon, oh Diyos, na perfecto sacrifice, isang sacrifice lamb na tunay na dahil sa iyong dugo, dahil sa iyong sakripisyo, sa biyaya mo, Panginoon, sa grasya mo, Panginoon, kami ay mga naligtas, Panginoon. Amen. Marami pong salamat sa mga oras na ito. Sa iyo po ang pasasalamat, papuri, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay po. God bless you po. Sa muli po. God bless po.